ba ang natatanging pinagmula ng pinakasikat na tourist spot sa bansa na kung tawagin ay Bulkang Mayon? Sa pagiging perfect cone nito, ano naman kaya nakakakilabot na kwento hinggil dito? Pero bago tayo magkwentuhan at bago ka pa lang sa aking channel, mag-like and subscribe ka muna. Pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking video. Ang Bulkang Mayon ay labis na hinahangaan sa pagiging perfect cone nito. Sadya namang ito'y kakit-akit sa mata ng mga turista. Inihahanay pa nga ito sa Mount Fuji ng Japan. Subalit may kaakibat palang nakakatakot at malungkot na pangyayari sa likod nito. Mainit na bato, putik at buhangin ang umagos mula sa bunganga ng Bulkang Mayon ang kumitil sa 1,200 buhay. Maging ang sumilong sa simbahan ng Kagsawa ay hindi rin nakaligtas. Ikaisa ng Pebrero 1814, nang ito ay maganap, literal namang umulan ng apoy sa kalapit na nayo ng Bakakay, Libot at San Roque na pumatay ng daang-daang tao. Ito ay naganap noong 23 ng Hunyo, 1897. At kung may kwento naman tungkol sa mapinsalang pagsabog nito, may natatagong alamat din naman ito ng pag-ibig. Ayon sa alamat, kinuhang pangalang Mayon sa sinaunang prinsesang si Magayon, na ang kahulugan ay maganda. Ang kanilang pagmamahalan ay nauwi sa masaklap na kwento ng pag-ibig. Tinamaan ng pana si Magayon, samantalang nasaksak naman si Panganoron. Ayon sa alamat, isang punso ang sumibol sa libingan ni Magayon. Lumaki at lumawak ito kalaunan. Di nagtagal, tinawag itong Bulkang Mayon. Matatandang nakuna ng larawan ng Bulkang Mayon, kung saan makikita ang usok nito na may hugis na magkayakap na babae at lalaki ang ass cloud nito. Kuha ng Redemptorist brother na si Ceriaco Santiago III ang larawan. Naway nakapagbigay ako ng kaunting kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Bulkang Mayon. Salamat po!